Welcome to my YouTube channel, Tony Su Vega, your feng shui guru and paranormal expert. Daigdig ng mga panaginip, dream world, insects. Iisa-isahin natin ang mga insekto para malinawan tayo. Kapag nakapanaginip ka ng paru-paro, lalo na't makulay ito, ibig sabihin niyan ay maraming darating na magandang balita sa iyo sa mga panahong nabanggit. Tsaka pala, ang panaginip kasi ay kung napanaginipan mo ng umaga, bawa alas 6 ng umaga, 6 na linggo yun mangyayari. Kung napanaginipan mo ng hating gabi o mga alas 11 ng gabi, araw lang, 11 araw. Kung nakakita ka sa panaginip mo ng itim na paru-paro, yun ay pagbabalita na may mamamatay. At kung nakapanaginip ka naman ng langgam, lalo na't nagsasalita ang langgam sa inyo, ang ibig sabihin niyan, may magandang kapalaran pero huwag kang magpatumpik-tumpik. Kailangan mong gawin ang dapat para makuha mo yung kapalaran na yun. Kung nakakita ka naman ng lamok, ang ibig sabihin niyan, merong mamubuisit sa'yo. Paglangaw, merong kang madideskubring lihim. Pag-uod, ibig sabihin niyan, may kasalanan ka na dapat maikumpasal. O may kasalanan na nakadikit sa katawan mo. Pwedeng curse, pwedeng hex. Nakakita ka naman ng bulate, ang ibig sabihin niyan ay sa malaot madali ay magkakaroon ka ng sarili mong lupain. Nakakita ka naman ng uwang o mga locust na lumilipad. Yan ay isang pangit na pangitain. Ibig sabihin, maraming maninira sa'yo o mayroong mga backstabber sa paligid mo. Kung ang nakita mo naman ay isang uri ng insekto o hindi mo pa ito nakikita sa tunay na buhay, ang ibig sabihin niyan sa panaginip mong yan, ikaw ay nakarating sa isang realm o daigdig na hindi na daigdig ng mga tao. Kapag nakapanaginip ka naman ng tipaklong, lalo na yung patalon-talon na tipaklong, ang ibig sabihin, pabago-bago ng isipan mo, kailan mo itong iwasto. Kung nakakita ka naman ng tutubi, merong kang balita na magagaling sa ibang lugar o lokalidad, hindi malayo, malapit lang sa iyo. At kung ang insekto, halimbawa ay hindi pa siya napapangalanan o hindi ka pamilyar dito, yun ay nagtutukoy sa iyo na mag-ingat ka sa mga estranghero.